At tayo po ano ay magpapatuloy dito po sa book po ng Hebrew. At nandito na po tayo ano sa chapter 4. At sinasabi po natin, 'di ba, na sa pag ano natin, sa pagbabasa po natin ng Hebrew or yung book na ito na para po sa mga Hebrews, ay lagi po nating isa sa isip, inuulit-ulit ko po yon, na ang gusto po ng writer, kung sino man siya, di ba, kung sino man ang sumulat po nito, wala po tayong, ano, hindi po nai-reveal sa atin, hindi po nasabi sa atin, naisulat sa atin kung sino po yung author nito. Pero kung sino man siya, ay alam po natin na meron po siyang mataas, 'di ba, na pagkakilala sa Panginoong Jesus, no? Nakita po natin 'yan as kung paano po niya isinulat, 'di ba, yung patungkol po kay Jesus. In-address po niya yung lahat ng issues na meron ano sa mga Hebrew or yung mga Hudyo, no, yung mga Jews. And we have said before na yung recipient talaga ng letter na ito is for those ano Jews or for those Hebrews na nakakilala sa Panginoon, nakarinig ng patungkol kay Jesus, at ito po ay napakalaking tulong, 'di ba, sa kanila, na sa lahat ng issues na dinideal na meron patungkol po kay Jesus, nandito po yung kasagutan, 'di ba, na isinulat po niya sa mga Hebrews, no? At itinataas niya palagi yung katungkulan, 'di ba, yung position nitong si Jesus, na mas higit siya sa kahit na sino man, 'di ba, mas higit siya kina Moses, kina Aaron, mas higit siya sa mga angels, 'di ba? At makikita po natin as we go on sa atin pong pag-aaral na meron po siya ulit babanggitin dito patungkol sa pagiging high priest, 'di ba, ng Panginoong Jesus. So sa isang mindset ng isang Hebrew or ng isang Hudyo, makikita po natin na maaring sabihin, 'di ba, ng mga religious people, yung mga talaga sagrado na mga relihiyoso, ng mga Hudyo, na ayon kasi sa pattern ng Old Testament, 'di ba, makikita po natin na doon sa tabernacle, 'di ba, na pinuntahan po natin, napakalaki, 'di ba, napakalaki. Ito po ay replica, pero makikita natin doon kung ano po yung ginagawa doon po sa tabernacle. Napakalaki po ng function or ginagampanan, 'di ba, ng isang pari sa kapanahunan po na yon, ng isang priest. Meron lamang po silang yung mga ordinary na priest, ay meron lamang po silang dalawang area, 'di ba, doon po sa tabernacle, kung saan sila pupunta, 'di ba, yung sa courtyard, tapos doon po sa loob. Pero yung, alam mo yon, yung high priest, siya lamang po yung pwedeng pumunta doon po sa Holy of Holies. So kung tatanungin itong mga Hebrew na ito at sasabihin nila, eh paano yun? Wala naman kayong high priest. Di ba? Paano nyo masasabi, di ba, na sinong magdadala sa inyo? Sino yung mag-i-intercede sa inyo? Sino yung tutulong sa inyo na maunawaan yung patungkol sa Diyos kung wala kayong priest or wala kayong high priest? At ito naman yung kanyang i-deal, di ba, dito po sa chapter 4. Ipapakita po niya yung qualifications ni Jesus as a high priest, at the same time, ipapaunawa po niya sa atin na siya talaga yung qualified to claim, di ba, patungkol po sa kanya pong pagka high priest, di ba, yung pinakamataas. Sabi dito, pinakapunong pare, dakilang pinakapunong pare. So marami siyang ina-address,
ano, maraming ina-address itong book ng Hebrews na ito. Ito ay patungkol sa lahat ng issue ng mga Hudyo, 'di ba? Sa lahat ng issue ng mga Hebrews. Dinil niya ito kaya alam mo 'yon, isinet niya talaga, isinulat niya talaga yung mga bagay na ito to help those Jews na nakakilala sa Panginoon, na maging secured sila doon po sa pananampalataya na tinanggap nila mula po sa Panginoon, 'di ba? Kasi kapag hindi ka secured even sa ating ano, sa ating pagiging Kristiyano, 'di ba? Hindi ka magsiseryoso eh. 'Di ba? Kasi hindi ka secured doon sa kanyari, pumasok ka sa church. Tapos hindi ka naman secured doon, hindi ka panatag doon. So hindi ka magsiseryoso. Pero kung secured ka sa lahat ng bagay, 'di ba? Secured ka sa pananampalataya, secured ka sa mga kapatid, secured ka sa mga theology, 'di ba, na itinuturo po sa iglesia po na 'yon, ay magsiseryoso ka talaga, 'di ba, na hindi mo ano, hindi mo wawalain, 'di ba, yung mga bagay na ituturo. Wait lang po. Saksak ko lang 'to. Na ituturo, 'di ba, sa bawat isa po sa atin. Mag-start po tayo dito sa verse 12 ng chapter 4 ng Hebrews. At sinasabi po dito, 'di ba, ito yung isa sa mga pinaka-favorite po natin na portion ng scriptures na magpapatunay, 'di ba, sa kung gaano kahalaga yung salita po ng Diyos or yung salita ng Panginoon. Ang sabi po dito, ang salita ng Diyos ay buhay. 'Di ba? Ang salita ng Diyos ay buhay, kasi buhay naman yung Diyos natin. Tapos meron talaga siyang ginagawa, 'di ba? Tina-transform niya yung tao kasi buhay siya eh, hindi siya patay. Kaya nga tayo nagsishare, 'di ba, ng gospel. Kasi alam natin na yung hindi yung salita natin yung powerful eh, 'di ba? Kundi yung salita ng Diyos, 'di ba, yung powerful. Ito ay buhay, sabi dito, at mabisa. Yung salita ng Diyos ang binabanggit po dito, mga kapatid. Kasi kahit gaano po tayo kagaling, 'di ba, na magsalita, kung hindi naman po ito ayon, 'di ba, doon po sa salita ng Diyos, or in confirmation po nito ay ayon sa salita ng Diyos, hindi po ito magiging effective, 'di ba? Pwede tayong ano, dati nasubukan ko 'yon na talagang kailangan mong planuhin kung papaano mo kunin yung puso ng isang tao, 'di ba? Kung papaano mo talagang gagawin mo yung lahat, yung mga dramatic, yung mga ganun, 'di ba? Pagpaplanuhan mo lahat 'yun. Oo, maganda po 'yun. You will get those people na iiyak sila, 'di ba? Marirealize nila yung mga bagay na ginawa po nila na kamalian, pero after that, wala, 'di ba? Parang nagkuha ka lang ng mga false converts. At karamihan sa loob ng iglesia, 'di ba? Sana wala po sa atin, pero most of the people na nag-i-involve sa gawain po ng mga iglesia ay false converts. Makikita naman natin eh, kasi hindi naman nila sinasabuhay, 'di ba, kung ano po yung salita ng Diyos. Hindi nila, tinitake lang po nila, napapakinggan nila, pero hindi nila ito isinasabuhay. Buhay. So sinasabi po dito sa verse 12 na yung salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Kaya nga nagsishare tayo, 'di ba? Lagi tayong nagko-quote ng mga Bible verses kasi ito lang yung pinakamabisa na salita eh. Sa lahat ng salita na kahit mga politicians, sinasabi natin na magagaling po silang magsalita lalo na kapag tayo po ay nakapagtapos sa public speaking, 'di ba? Pero alam mo 'yon, hindi katulad ng salita ng Diyos na talagang powerful and ano, effective siya, 'di ba? Mabisa po siya kasi buhay po yung salita ng Panginoon. So kung buhay siya, as we take it, meron siyang pwedeng gawin, 'di ba, sa buhay ng isang tao, lalo na kapag talagang ang puso ng tao na 'yon ay ready na tumanggap, 'di ba, sa salita ng Panginoon. So buhay, sabi dito, at mabisa. So keep sharing, may mga nagsasabi, 'di ba, na ano na, huwag mong gamitin yung Bible verses sa ganitong bagay, sa ganitong bagay. Hindi! Mga ano lang yan ni Satan, di ba? Kasi wala naman tayo dapat i-proclaim, di ba?
Hindi yung salita natin, hindi yung salita ng kung sino man, kundi yung salita ng Panginoon. Yan lamang po yung pwede nating i-share. Di ba? Yan lamang po yung pwede nating ibahagi. Wala nang iba. Di ba? Minsan binabahagi natin yung ating pong mga experiences, pero in the light of these scriptures. Di ba? Lagi nating tinitignan kung ano yung ginawa, di ba, ng scripture, ginawa ng salita ng Diyos na nabasa natin sa banal na kasulatan, at yun yung response, di ba, nakikita sa buhay ng bawat isa po sa atin. Wala nang iba, kapatid. Kaya nga napakadali lang, ano eh, di ba, napakadali lang mag-share, di ba? Basahin mo yung salita ng Panginoon, ipanalangin mo, di ba, na ipaunawa sa atin kung ano yung ating po nababasa. At yun lamang po yung ating sasabihin. Wala nang iba. Di ba? Kahit nga isang verse yung po pwede nating banggitin, sabi dito eh, mabisa daw po yun at buhay. Kaya keep on sharing. Di ba? Keep on sharing. Keep on sharing lang talaga tayo sa salita ng Panginoon. Sabi dito, mas matalas kaysa alinmang tabak. Ang problema, di ba, buhay siya, mabisa nga siya, pero ang problema, matalas daw ito, yung salita ng Diyos, no? Kaysa alinmang tabak, nakakasakit. Kasi buhay siya eh, di ba, lahat naman ng mga buhay ay minsan nakakasakit. Kasi pwede kanilang saktan eh. Pero yung salita ng Panginoon, sabi dito, matalas siya kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ganun niya i-describe yung word ng God, di ba? Kaya kung makikita mo dito, may tabak ba na ano na hindi nakakasakit? 'Di ba? Matalim yung tabak eh. Na, pwedeng sabi dito magkabila pa yung talim. So kahit anong sabihin mo, eh kasi mataas yung boses, eh kasi mahina yung boses, kapatid, kapag may kasalanan sa buhay ng isang tao, masasaktan talaga siya. Kasi ang description ng salita ng Diyos ay matalas siya, 'di ba? Buhay siya, mabisa siya, matalas siya na magkabila pa yung talim. Minsan inaano natin, 'di ba? Parang alam mo 'yun, comment tayo ng comment doon sa mga taong masasakit magsalita, 'di ba? Doon minsan sa mga prangka, doon sa mga tono na hindi natin. Hindi naman 'yun ang sinasabi eh, 'di ba? Kasi kung talagang may kasalanan yung isang tao, masasaktan at masasaktan siya sa salita ng Panginoon. Diba? Hindi po pwede kasi righteousness ang nais, diba, ng Diyos para sa lahat ng tao. I-preach mo yon sa gumagawa ng adultery. I-preach mo yon sa gumagawa ng kasalanan. Diba? Masasaktan talaga siya kahit gaano pa kahinahon, diba, yung iyong pagsasabi. Pero tayo naman, ng mga magkakapatid, we can understand, diba, yung mga bagay na ito, that if we are rebuked, 'di ba? Alam po natin na ito po ay sa ikabubuti natin, 'di ba? Kung tayo po ay napagsasabihan, kung tayo po ay may mga ikinokomment, 'di ba? Ito po ay para, 'di ba, sa ikakabuti po ng bawat isa po sa atin. Sabi ito, ito ay tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa. Kaya napaka-bisa lang talaga niya, ano? Kapag nakita natin, 'di ba, yung pwedeng gawin ng salita ng Panginoon, hindi natin ito iwawalang bahala eh. Kaya importante yung pag-aaral, importante yung pagbabasa, importante yung pag-meditate. Kasi ito talaga yung ating authority, ito yung ating power. Diba? Wala na tayong ibang authority maliban, diba, sa salita po ng Panginoon. Ito pala yung kaya niyang gawin. Diba? Ito yung kayang gawin ng salita ng Diyos. Diba? Kasi salita lang yun sa lahat ng mga creation na meron, especially sa Genesis, nakikita natin sa lahat ng mga nangyari, 'di ba, pagdating sa creation, create po 'yon ng God sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang tao lang yung kanyang finorm, pero 'di ba, let there be light, let there be waters, 'di ba, sa pamamagitan mabisa po talaga, 'di ba, yung salita po ng Panginoon. Sabi, ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, sabi niya, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Kaya kapag meron pala tayo salita ng Panginoon, marami talaga tayong pupwedeng gawin. Yun po yung description ng scripture.
Doon po description ng Bible, di ba? Pagdating po sa salita ng Panginoon. Kaya hindi natin ito tinitake for granted, di ba? Yung salita ng Lord. Kasi mabisa siya eh. Di ba? Powerful po siya. At ikinumpi paano, gaano siya ka-powerful. Di ba? Sinasabi po dito na mas matalas pa siya kaysa sa alinmang tabak. Tapos magkabila pa yung panig. Pwede talagang ano yun, sugatan yung kahit na sino. Double, double, di ba? Pag sinugatan mo na ganun, pag hinila mo, sugat ulit siya. Di ba? Talagang napaka-bisa po ano ng salita na. At alam niya, sabi dito, di ba? At nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Puso talaga yung target, ano? At saka yung isip. Kasi madalas dito tayo talaga nag-fail, di ba? Sa puso at saka sa isip. Kaya nga gusto ng Lord, minsan may mga tanong, di ba, yung mga worldly, ano ba yung mas matimbang, puso o yung isip, di ba? Ang sinasabi ng scripture, di ba, mga kapatid, kapag ang Lord ang naka-intron sa ating mga puso, di ba? Kapag ang Lord ang naka-intron sa ating mga puso, importante po yun na siya po yung naka-intron. Di ba? Kasi ang description din ng scripture pagdating sa puso, deceitful siya. Above, no? Deceitful siya sa lahat ng bagay. Kaya hindi po pwedeng mag-trust sa puso eh. Minsan sinasabi natin, ito kasi yung sinasabi ng puso ko eh. Di ba? Deceitful po yung puso ayon po sa scripture. Pero kapag ang Lord ang naka-intron, di ba, sa atin pong mga puso, hindi niya po pwedeng hindi mahalin, di ba, yung salita ng Panginoon. Pero kapag hindi ang Lord ang naka-intron sa puso ng isang tao, kagagalitan niya yung salita ng Lord. Kagagalitan niya yung lingkod ng Lord na nag-proclaim sa kanya, di ba, sa salita ng Panginoon. Sabi dito sa verse 13, walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang bibigat lang ng word niya, ano, dito sa Hebrews, 'di ba? Sabi niya dito, makapangyarihan yung salita ng Lord. Binigyan niya tayo ng description. Tapos dito naman, walang nilalang, kahit na anong nilalang dito, walang nilalang, sabi dito, na makakapagtago sa Diyos. 'Di ba? Mayari nating mataguan yung ibang tao, 'di ba? Pero ang Diyos hindi pala. Lantad lahat yung lahat ng ginagawa po natin, iniisip, pinaplano, ginagawa, ay batid, 'di ba, ng Panginoon. Alam niya, lantad lahat sa kanya, 'di ba? Kasi hindi tayo makakapagtago sa Diyos. Alam mo, nakikita ko dito, 'di ba? Lahat ay hayag eh, 'di ba, sa Panginoon. Lahat ay hayag, hindi natin po pwedeng itago, 'di ba? Kung ano man yung itinatago. Wala kasing ganung Christian, 'di ba, na kailangang nagtatago, 'di ba? Kailangang nagtatago. Lahat ay lantad. 'Di ba? Lantad yung buhay natin. Marami tayong mga witnesses, kahit ngayon mga testimony natin, 'di ba? Maraming nakatingin, 'di ba, sa lahat ng ating ginagawa. Walang makakapagtago sa Diyos, 'di ba? Ano man yung ating ginagawa sa mga kapanahunan po na ito, ito man ay patungkol sa Diyos o ito man ay patungkol sa ating pong mga sarili, ito po ay lantad lahat sa Diyos. Sabi ito, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. At sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. No? Napakaganda po ng verse na ito, mga kapatid, no? Madalas po natin itong naririnig, 'di ba? Hayag po yung lahat ng ating ginagawa, hindi po ba tayo nahihiya, 'di ba, sa Diyos? Hindi po ba tayo nahihiya sa atin pong mga ginagawa? Pag sinabing ganito, lahat ng mga bagay na ginagawa po natin ay susulit po natin sa Diyos. 'Di ba, sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. This is a warning, 'di ba, sa bawat isa po sa atin sa mga oras po na ito, 'di ba? Sa mga oras na ito, kasi lahat ng bagay ay hayag, lantad, hindi lang hayag kundi lantad, 'di ba, doon po sa kanyang paningin. At ito rin po ay assurance natin, 'di ba, na bilang naglilingkod po sa Panginoon, na ang lahat ng atin pong mga ginagawa, hindi man ito na-acknowledge o na-acknowledge man po ng iba, nakikita po iyon ng Lord. So yun po yung security natin, 'di ba? Hindi man tayo mapapurihan ng tao or mabigyan ng credit, at least alam natin, ito po yung security natin na alam ng Diyos ang lahat ng bagay na ating ginagawa. Pati yung ating pagchichismisan,
'di ba, sa ibang tao, alam din po lahat ito ng Diyos. At isusulit po natin yung bawat salita, yung bawat actions, 'di ba, lahat ng ating ginagawa sa harapan po ng Panginoon. At pagdating po ng pagsusulit na 'yon, 'di ba, ano kaya yung magiging resulta, ano, ano kaya yung magiging result ng mga pagsusulit po na 'yon, no? Sabi dito, verse 14, kaya nga, this is a continuation of chapter 4, di ba, na una na po niyang mga nabanggit. Sabi niya, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Kasi binigyan niya tayo ng assurance eh. Di ba? Binigyan na tayo ng assurance itong mga Hebrews na ito. Sinabi niya, di ba, na yung mga itinuro sa atin, huwag nating kalilimutan yung salita ng Diyos na napakinggan natin, mabisa ito, may security tayo doon. Kaya sabi niya dito, kaya sa lahat ng mga nabanggit dito, maging sa paggawa natin, di ba, nakikita ito ng Diyos, lantad ito lahat sa Diyos, sabi niya, magpakatatag tayo, di ba, sa ating pananampa lataya. No, mahirap po yung kalagayan sa mga kapanahunan po na yon, 'di ba? Kasi talagang alam po natin, 'di ba, na talagang kamatayan yung bunga, 'di ba, ng kanila pong paglilingkod sa Panginoon, pero hindi po nila tinatwa, 'di ba, ang Lord. Sabi niya, magpakatatag tayo. Ibig sabihin, pag sinabi mong magpakatatag, mahirap talaga, 'di ba? May mga shakening talaga. 'Di ba, maari kang madapa, maari silang madapa, maari silang hindi magpatuloy, maraming mga pressure, 'di ba? Kaya sinasabi po dito na magpakatatag tayo kasi ang assurance natin ay totoo. 'Di ba? Ang salita ng Diyos ay totoo. Mabisa po ito. Ibig sabihin, lahat ng kanyang mga pangako ay pwedeng panaligan, 'di ba? Dahil hindi siya nagsisinungaling, 'di ba? Nakatulad ng tao, 'di ba? Very powerful yung sarili. At kapag may judgment, sinasabi dito, na sinabi ng salita ng Diyos, meron talagang judgment, 'di ba? Ito ay kanyang gagawin, 'di ba? So sinasabi ko nga po ito kanina na ito po ay blessing at the same time ito po ay warning at ito po ay judgment, 'di ba? Doon po sa mga recipient ng letter na ito and at the same time sa atin po ano na nag-aaral sa mga oras na ito, no, ito po ay assurance natin, maaring ito ay warning sa atin, maaring ito ay judgment, 'di ba, sa bawat isa po sa atin. So take heed, no. Sabi dito, kaya magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, bakit? Dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan, doon mismo sa harap ng Diyos. 'Di ba? Doon mismo sa harap ng Diyos. Sa mindset ng isang Hebrew, 'di ba? Naiintindihan niya, katulad ng binanggit ko po kanina, naiintindihan niya yung patungkol sa high priest, 'di ba? Kung ano yung trabaho ng high priest, 'di ba? I-usher yung mga tao papunta sa Diyos. Na-explain po sa atin doon po sa tabernacle, 'di ba, nung pumunta tayo sa Timna, kung ano po yung ginagawa ng mga high priest. May kahirapan po yung kanilang trabaho, 'di ba? Alam mo 'yon, yung magkakatay, kakahirap kayong magkatay. Tapos anuhin mo pa 'yon, i-offer mo pagkatapos noon, 'di ba? Napakadumi na gawain po 'yon, lalo na 'di ba, may mga involved po doon na mga ano, mga dugo. 'Di ba? Dugo dito, dugo doon eh. Kung ilan yung mag-o-offer sa mga kapanahunan na 'yon, eh, dami-dami nila. So ganun ka busy, 'di ba, yung tabernacle. Ganun ka busy yung trabaho po ng mga priest sa kapanahon. So in their mindset, alam nila kung ano yung trabaho, 'di ba, ng priest. Alam din nila kung ano yung trabaho ng high priest, no? At sinasabi dito, magpakatatag tayo kasi alam natin na merong meron tayong dakilang pinakapunong pari, 'di ba? Sino 'yon? Sinabi niya dito, siya ay walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. So ito naman ang kanyang idinideal, no, yung pagka high priest ng Panginoong Jesus, no? So sinasabi niya dito, verse 15, ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan. Subalit kailanmay, hindi siya nagkasala. Diba? Hindi siya nagkasala. Naiintindihan niya, diba, yung pinagdadaanan ng tao sapagkat siya man ay naging tao.
'Di ba? Alam po natin yung mindset ng God. Bakit kasi si Jesus yung ibinigay? Pwede namang angels, 'di ba? O pwede namang kayang nag-create na lang siya ng isa pang tao, o kaya si Adan, o kaya si kung sino-sino lang. Eh, yun ang mindset ng God eh. Masigit niyang nakikita kasi si Jesus wala siyang kapintasan. Kasi kung angel siguro yung ibinigay, 'di ba? Maaring marami na namang mag-comment patungkol sa ako, si Jesus na nga perfect, 'di ba? Pero ang dami pa rin hindi naniniwala, 'di ba, sa kanya. So naiintindihan niya na pag-aralan natin sa book ng Matthew ang dahilan kung bakit, 'di ba, kailangan pumunta ang Messiah dito sa atin. Bakit kailangan niyang mamatay? Bakit kailangan niyang, alam natin yung pinaka basic ano na katotohanan patungkol po sa bagay po na ito, pero sinasabi po ng Hebrew no na ng book ng Hebrews dito po sa chapter 4 na yung yung high priest na ito, yung pinakapunong paring ito ay nakakaunawa. 'Di ba? Alam mo 'yun, minsan ginagamit itong passes ng mga Christian kuno to sin kasi naunawaan ako eh. 'Di ba? Naunawaan yung aking disobedience eh. Hindi ganun, walang ganun sa scriptures, no? Nauunawaan niya ang alin? Alang-alin ang nauunawaan niya sa ating mga kahinaan, 'di ba? Sapagkat tulad natin tinukso siya sa lahat ng paraan, pero ang kaibahan niya kailanman hindi siya nagkasala. He was the perfect example, 'di ba, si Jesus Christ kung paano mamuhay dito po sa mundo na ito. Kaya nga siya nagkatawang tao, 'di ba? Para ipakita sa atin yung model ng buhay. Pakita sa tao, kasi pag angel siguro yun, hindi mo makikita, di ba? Sasabihin, eh, kasi angel yun eh. Di ba? Eh, nagkatawang tao siya eh, 100% man. Di ba? Wala nang ibang po pwedeng, ano, kasi yung mga angel naman, di ba, ay iba naman yung kanilang creation. Kaya ang ginawa ng God, di ba, talagang pinagkatawang tao niya, di ba, ang Panginoong Jesus, upang maintindihan, 'di ba? Hindi dahil sa hindi niya alam, pero upang ipakita sa tao na posible yung buhay, 'di ba? Na mamuhay dito sa lupa na hindi magkasala. 'Di ba? Na hindi magkasala. Bakit? Kasi laging nakatingin si Kristo kay God eh. 'Di ba? Lagi niyang kinoconsider lagi si God, 'di ba? Sa lahat ng kanyang ginagawa. At kung pag-aralan natin yung buhay ni Jesus, grabe lang talaga yung connection niya sa Panginoon. Na nung binor niya yung ating mga kasalanan, di ba? Grabe yung kanyang pag-iyak, di ba? Kasi mawawalay siya saglit, di ba? Sa presence ng God. Ganun po niya ipinakita yung connection ng isang tao sa Diyos. Napakasarap lang kapag ganun, ano? Marami namang nakagawa noon. So posible talaga yung mga bagay na ganito, ano? Ang tinitignan mo lang lagi ay ang Diyos. Ano ba yung gusto ng Lord? Paano ko ba siya mapapaluguran, 'di ba? Lahat ng move niya, kinoconsult niya, 'di ba, ang Ama, no? Tinukso siya, sabi niya, pero hindi siya nagkasala. Kaya huwag tayong mag-atubiling, sabi niya. Kaya huwag tayong, kasi yung iba naman na kasi na tinutukso, mahina ako. Pero nag-ano naman sila, di ba? Nag-fall sila into sin. Si Jesus kasi tinukso siya, mahina din yung katawan niya, umiiyak nga siya, nagugutom siya, napapagod din siya. Ang kaibahan, hindi siya nagkasala. Bakit? Kasi nakakapit lang talaga siya sa Panginoon. Ito siguro yung kailangang maintindihan, 'di ba, ng bawat isa po sa atin. Kasi the most na ano, na mga panahon na hindi tayo kumakapit sa God, 'di ba? Hindi natin kino-consider ang Lord na authority po natin, doon po tayo nagkakasala. 'Di ba? Kapag sinusunod po natin yung ating sarili instead na si God, doon po tayo nawawala at doon po tayo nagkakasala. At ito po yung gustong ipakita sa atin ng scripture na ito. Oo, may kahinaan, 'di ba? Oo, may kahinaan. Nauunawaan ito, 'di ba, ng God. Natutukso po tayo, 'di ba? Natutukso tayo sa mga bagay-bagay sa mundo na ito. Pero ang pinapakita sa atin, hindi nagkasala si Kristo, 'di ba? Hindi siya nagkasala kasi hindi siya bumitaw, 'di ba, sa Panginoon. Verse 16, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono, sabi dito, ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala
natutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Nakita natin, 'di ba, explain sa atin sa team na pagkatapos i-offer ng Panginoong Jesus, 'di ba, na-rip yung ano, yung curtain. Wala nang ano, wala nang alam mo 'yun, wala nang magiging sagabal sa tao upang lumapit, 'di ba, sa Diyos. Pwede nang lumapit, 'di ba, sa Panginoong Jesus. Ito yung sinasabi niya sa mga Hebrews na recipient ng letter na ito, na hindi na natin kailangan yung mga offering, 'di ba? Hindi na natin kailangan yung mga sacrifices, hindi na natin kailangan yung mga priest na mag-a-usher sa atin. Ang ganda lang ng ginawa ng Diyos, 'di ba? Na po pwede na tayong lumapit sa kanya sa lahat ng panahon, 'di ba? Sa lahat ng panahon. Kaya sabi niya, huwag tayong mag-atubiling lumapit. Huwag tayong matakot, 'di ba? Huwag nating iantala yung ating paglapit. Saan tayo lalapit? Sa trono. Sino ba yung nandun sa trono? Isang mahabaging Diyos. Ang sarap lang mapakinggan nun, no? Na doon pala sa trono ng Diyos, meron doon naka-enthrone at ang kanyang karakteristik, mahabagin siya. Mahabagin siya. So kahit ano, alam mo, lahat naman tayo nagkasala, 'di ba? Pero the more na lumalapit pala tayo sa trono ng Diyos, 'di ba? Nakikita po natin na yung nandun ay mahabagin. 'Di ba? Kung mahabagin yung nandun, matatakot ka ba na lalapit? 'Di ba? 'Di ba hindi, kasi mahabagin, eh. Alam natin na mahabagin siya. So, ang ganda-ganda lang, no, ng pinapakita sa atin patungkol po sa Lord. Talagang ini-exalt niya, eh, na yung mga characteristic ng Diyos upang hindi tayo mag-atubili na lumapit, 'di ba? Upang hindi tayo matakot. Upang, alam mo yon, sa lahat ng pwedeng lapitan, si God yung talagang pinaka-perfect na ano, na Diyos na po pwede pong nating lapitan sa lahat, 'di ba, ng panahon. Hindi na natin kailangan magpa-appointment, eh, 'di ba? Kasi anytime ay pwedeng lapitan ang Diyos na ito. At ang karakteristik niya, isa sa mga karakteristik niya, isa siyang mahabaging Diyos. At kung isa siyang mahabaging Diyos, ano yung pwede nating makamtan sa kanya? Habag, kapatid. Sabi niya dito, upang makamtan natin ang habag, 'di ba? Upang makamtan natin yung grace niya, yung habag niya, 'di ba? Kasi kung hindi ka lalapit, hindi mo makakamtan 'yon. At sa paglapit naman, 'di ba, sa Panginoon, hindi niya tinatanggap yung with pride, eh, 'di ba? With humbleness. Ibig sabihin nun, sa lalapit talaga tayo sa Panginoon, Lord, talaga nagkasala ako, eh. 'Di ba? Yung alam mo 'yun, yung open tayo, 'di ba, sa Lord. 'Di ba? Open tayo na sabihin kung ano yung ating mga pinagdadaanan. Kasi sabi niya, nauunawaan niya tayo, eh. 'Di ba? At siya yung magbibigay sa atin ng strength every time na tayo po ay napapagod, no? Sabi niya, upang makamtan natin yung kanyang habag, sa paglapit natin, dalawang bagay yung ano natin, 'di ba? Makukuha natin, 'di ba? Sa paglapit natin sa Diyos, una yung, kasi kung hindi dahil sa habag ng Diyos, 'di ba? Wala tayong buhay, 'di ba? Kasi ang buhay na ito puno ng kasalanan, eh. Hindi talaga papasa, Romans 3.23, hindi papasa sa pamantayan ng Diyos. Lahat ng mga kasalanan ay hindi welcome sa Diyos. Pero dahil sa kanyang habag, di ba, siya mismo yung gumawa ng paraan upang tayo po ay ma-reconcile ulit, di ba, sa kanya. Dalawang bagay yung makukuha natin sa trono ng Diyos, di ba, sa Diyos. Sabi niya din yung habag at saka yung kanyang pagpapala. Di ba? Kaya napakasarap lumapit ano, sa Panginoon. Kasi nakukuha na natin yung kanyang habag, nakukuha pa natin yung kanyang pagpapala. Ano po ba yung pagpapala na ito? Material na bagay ba yung sinasabi dito? Ang sinasabi po dito, yung mga pagpapala po na yan, ito po yung tutulong po sa atin sa mga panahon ng ating pangangailangan. Diba? So may help, diba, in times of need. Hindi talaga tayo magkukulang. Pangako po yun, di ba, ng Panginoon. Kahit sa ministry na kinabibilangan po natin, di ba, may kahirapan man, pero may help in times of need. Di ba, nandyan hindi naman huli ang God, eh. Hindi siya huli sa lahat ng
bagay. Maring may mga itatanong po kayo patungkol sa bagay po na ito. Pero alam po natin na sa kabuuan ng lahat ng ginagawa ng Diyos, di ba, ito po ay para sa ikabubuti, di ba, ng bawat isa po sa atin. Dito sa chapter 5, seeing all these things, di ba, inintroduce niya tayo kay Jesus bilang pinakapunong pare. Kung sinasabi niya na si Jesus ang pinakapunong pare, dapat may ano, dapat may basihan siya. 'Di ba? Dapat may qualification. 'Di ba? At ito naman yung kanyang babanggitin dito sa chapter 5. Kasi pag sinabi mong ano, si ganito ay isa siyang priest, ano yung kanyang qualification? Bakit siya natanggap na priest? Si Jesus, sinasabi niya na siya yung pinakapunong pare, dakila pa nga eh, dakilang pinakapunong pare. Ano yung basehan ng writer na ito? 'Di ba? Paano niya ipapaliwanag sa kanyang mga readers? 'Di ba? Or sa recipient ng letter na ito, natutuo yung kanyang sinabi na hindi lang ito basta chika-chika lang, 'di ba? Or kwento-kwento lang, 'di ba? Na walang kwenta, no? So sasabihin niya dito sa chapter 5 sa atin kung ano ba yung mga qualification ng pinakapunong pare na ito. At inuulit ko, sa mindset ng isang Hudyo, alam po niya yung mga qualifications. 'Di ba? Alam niyo yung mga qualifications kasi nasanay na po sila, 'di ba, pagdating po sa mga bagay po na ito. Sabi dito, ang bawat pinakapunong pare ay pinili mula sa mga tao, 'di ba? Pinili sa pinili mula sa mga tao. Sabi dito, at inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Sa Old Testament makikita natin sinong pumili ng ano ng mga pare. 'Di ba si God? 'Di ba? Dapat ang isa sa mga qualification ng isang pare or yung pinakapunong pare, yung high priest, si God yung nag-a-appoint, 'di ba? Si God yung nagsiselect. Sino bang nag-appoint kay Aaron? Si God, 'di ba? Si God. Sinong nag-appoint kay Jesus Christ? Si God din, 'di ba? Kaya kung titignan mo, qualified talaga itong si Jesus. Ito yung isang kanyang qualification, no? Sabi dito, at inilagay siya sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Wala namang ginawa si Jesus, 'di ba, kung hindi maglingkod sa Diyos at maglingkod sa tao. Ina-usher na, tinuturo niya sa kanyang 3 years ministry, wala naman siyang ibang ano eh, priority. 'Di ba? Wala siyang ibang priority sa kanyang buhay maliban sa salita ng Diyos, maliban sa kingdom ng God, 'di ba? Si God lang lagi yung laman, 'di ba, ng kanyang mga preaching. So, ano siya, qualified siya, no? Kasi pinili siya mula sa mga tao. Sa dami ng mga tao, 'di ba? Ipapanganak siya kay Maria. Talagang program 'yon, 'di ba? Sa scripture nakita natin 'yon, no? Sa mga kanununuan niya, kung saan siya nanggaling, 'di ba? Kung ano yung reason kung bakit kailangan niyang maipanganak in virgin birth. Pwede naman sanang hindi, 'di ba? Pwede naman sanang normal na ipanganak lang, pero inayos kasi 'yon ng God eh. Napag-aralan natin, 'di ba, sa Matthew yung dahilan, kasi may isang angkan doon na nagkasala sa Diyos. 'Di ba? Kaya hindi napunta yung ano, hindi sa genealogy nitong si Joseph. Kailangan kay Mary kuhanin, 'di ba? Kasi nagkasala yung lahi nitong si yung pinanggalingan nitong si Joseph. Napag-aralan natin 'yan, 'di ba, sa book ng Matthew. Inilagay siya sa ganung tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Anong gagawin ng pinakapunong pare na ito? Siya ang nag-aalay ng mga kaluob at mga handog para mapatawad ang mga kasalanan. Diba? Yan din naman ang ginawa ni Jesus. Diba? Explain sa atin sa team na kung ano yung ginagawa ng mga pare. Ganito naman, diba? Kinukuha nila yung mga kaloob, diba? Nag-aalay sila ng mga kaloob at yung mga handog, diba? Para sa mga kasalanan. Yan din naman yung ginawa ni Jesus, diba? Yan yung ginawa niya sa kanyang buhay. No? Sabi dito, mahina ho niyang napapakitunguhan ang mga mangmang, diba? At naliligaw ng landas. Sabi niya, sapagkat siya'y mahina ring tulad nila.
Sa kapanahonan na yon, 'di ba, makikita natin ah, talagang nagpagal si Jesus sa pagwi-witness, 'di ba, patungkol po sa kingdom, 'di ba, ng God. Pero one thing that struck me here, yung sinasabi dito na ano no, sapagkat siya'y mahina ring tulad nila, 'di ba? Hindi niya ipinagmalaki na ako yung servant ng God. Maraming ganyan sa kapanahunan natin ngayon. 'Di ba? Ang yayabang. Akala mo sila talaga yung talagang pinagpala, 'di ba? Pagdating sa patungkol sa Diyos, parang sila lang yung malapit, 'di ba? Or yung close, 'di ba, ng God, no? Pero hindi, nakita natin. Sabi niya dito, wala talaga with humbleness, no, mahinahon, sabi niya, mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas sapagkat siya'y mahina rin tulad nila. Di ba? Makita mo yun. Mahina rin siyang tulad nila. Wala. Tayong lahat, hindi tayo po pwedeng magmalakihan, di ba, sa kahit na sino. Kasi lahat naman tayo ay mahina din. Kaya ngayong sinabi ko po kagabi, di ba, na ang natutunan ko lang talaga sa ministry, 'di ba? Is to ano, alam mo 'yun, yung tanggapin yung bawat isa, 'di ba, sa mga kahinaan. Magtulungan, 'di ba? Kasi kahit ako man may kahinaan din, kahit kayo. 'Yun yung purpose ng ministry, eh, to help one another. Kaya nga dapat open tayo, eh, 'di ba, sa bawat isa. Diba? Wala yung, alam mo yun, wala yung reservation. Yung hindi ka, alam mo yun, yung hindi ka, parang, hindi mo ini-involve yung sarili mo, parang hindi mo pinagkakatiwalaan yung mga kapatid. We are a family, eh. Diba? Pag sinabi mong pamilya, lahat naman tayo may sari-sariling mga pamilya, diba? Alam natin yung ibig sabihin ng connection. Pag sinabi mong family, diba? Pag sinabi mong family, may connection talaga yan. 'Di ba, tatanungin ka, tapos mag-o-open ka. Pero kapag hindi ka open sa mga magulang mo, 'di ba, sa mga kapatid mo, ikaw lang talaga yung magsasuffer, 'di ba? Magiging kabigatan ka lang sa family na iyon. And ito yung kulang sa atin, mga kapatid. Hindi tayo masyadong nag-o-open, 'di ba, sa fellowship. Wala eh, may problema ka na pala, hindi mo man lang binanggit. 'Di ba? May ginagawa ka na pala na iba, may pinaplano ka na pala na iba. Wala ka man lang pinagsasabihan, or may pinagsasabihan ka man, hindi naman ito sa proper authorities. 'Di ba? Alam mo 'yan, yung hindi naman sa hindi ko naman sinasabi, pero ito talaga yung kulang sa atin, ano? Hindi tayo masyadong open sa isa't isa. Sa amin sa flat, open naman kami, 'di ba? May mga ano, pero most of us, 'di ba? Hindi natin masyadong alam yung buhay na. Parang may sarili kayong buhay, may sarili kayong mundo. Eh, kabilang kayo sa family, kapatid. Kabilang kayo sa family, you need to open up. 'Di ba? Kailangan natin 'yon, 'no? Kailangan talaga natin 'yon, kasi kailangan natin 'yon, eh, kasi magtutulungan nga tayo. We belong to the same family. 'Di ba, yung strength mo, 'di ba, ay magiging tulong ito doon sa mahina. Kaya kailangan lang talaga ng openness. Masarap lang siguro 'yon sa mga magkakapatid, 'di ba, kayo na may mga kapatid. Kapag open kayo sa isa't isa, parang gumagaan, 'di ba, yung ewan ko kasi wala man akong kapatid, 'di ba? Pero parang 'yun yung nakikita ko, eh, kapag magkasundo-sundo, masaya, 'di ba, yung family, no? Sabi dito, mahina ring tulad ni Ras. At dahil sa kanyang kahinaan, sabi dito, kinakailangang siya'y mag-alay ng handog, hindi lamang para sa kasalanan ng iba, kundi para rin sa kanyang mga kasalanan. Yung sinasabi niya, kahit high priest ka, di ba, hindi ka po pwedeng magmalaki kasi ikaw din ay mahina. Di ba? Ikaw din ay may kasalanan. Si Aaron nga, di ba? Anong ginawa ni Aaron? 'Di ba, kinasangkapan siya ng mga tao na igawa mo kami ng ano, ng ganito, na i-worship namin, igawa mo kami ng guya, 'di ba, na i-worship namin. Ganun po siya kahina. 'Di ba, kahit sa mga leaders po natin, may mga kahinaan po 'yan. 'Di ba? Lahat tayo ay may mga kahinaan, at hindi tayo nagmamagaling, 'di ba? Hindi tayo, hindi ako tinayo dito, eh, dapat ako lang yung masusunod. Hindi. We need to consider also other
people, especially kapag sila naman po ay kasama po natin, 'di ba, sa fellowship. Sabi dito, ang karangalan ng pagiging pinakapunong pari ay hindi maaring makuha nino man sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang pumipili sa kanya. Ang Diyos ang pumipili sa kanya. Kaya nga kahit sa appointment, mga kapatid, 'di ba? Kailangang sundin natin kung ano yung sinasabi ng scriptures. Sa mga pinapatayo natin, eh, kasi masyadong mataas yung standard ng, yun ang sinabi eh. Hindi naman sinabi ng, masyadong mataas yung standard ko, hindi ito, hindi nila ito susundin, bababaan ko. Yun ang binigay na standard eh. Yun ang talaga yung ating susundin. Kasi kapag nag-disobey tayo sa standard ng Panginoon, di ba, hindi rin yan magiging maganda. Wala rin ka pupuntahan, no? Ang Diyos ang pumipili sa kanyang mga lingkod. Kaya napakapalad natin kapag pinili po tayo talaga ng Lord sa ministry. Di ba? Nakikita eh. Di ba? May batayan. Hindi mahirap magpatayo eh. Kasi may batayan eh. Binigyan tayo ng Bible. Eh, kung ano yung, ito pwede na to. Di ba? Ito talagang nakikita na sa kanya yung ganitong commitment. Di ba? Kaya itatayo natin. Kaya nga, it takes time. Di ba? It really takes time. Di ba? Para magpatayo ng isang lingkod ng Diyos. Kung atin lang yung iglesia, kahit sino pwedeng itayo natin eh. Kasi atin yun eh. We can decide whatever we want. Di ba? Whatever we wanted. Pero hindi eh. Iglesia ng Diyos yun eh. Kung iglesia ng Diyos yun, we need to follow yung rules and regulations niya. Maliwanag po yun, di ba? Sa bawat isa po sa atin. Kaya huwag po kayong magtatampo kapag hindi pa po kayo itinatayo. Ang tatanungin natin, di ba, hindi pa nakikita sa akin, di ba, yung mga qualifications ng mga bagay na qualifications ng mga dapat itayo, di ba, sa kanyang iglesia. Bakit dadalawa lang yung umaawit? Bakit iisa lang yung... Kasi wala pa eh, hindi pa. Wala pa talagang pwede. Pwede tayong magpatayo ng kahit sino, pero madali lang yun mawala. Kasi false convert yun, napilitan lang. At marami na tayong mga experiences, di ba, pagdating na sa bagay na yun. Ang Diyos ang pumipili. Kahit nga yung pagpili niya kay Aaron, di ba, ay... alam po natin, di ba, na nagkaroon din po ng problema po. Pero ang Lord ang pumili. Siya yung pumipili. Siya yung nag-si-select. At kapag tinawag niya yung kanyang pinili, directly, kapatid, di ba, directly, pinipili niya talaga yung maglilingkod, di ba, sa kanya. Sabi niya, gayon din naman, verse 5, hindi itinaas ni Kristo ang kanyang sarili upang maging pinakapunong pari. Siya ay pinili ng Diyos. Diba? Siya ay pinili ng Diyos. Hindi sinabi na, ako yung pinili. Alam naman niya, diba? Ako yung pinili. Ako yung pinakapunong pari. Hindi niya itinaas yung kanyang sarili eh. Diba? Nakikita pa rin po natin yung kanyang humbleness dito. Ang Diyos pa rin yung pumili sa kanya. Siya ay pinili ng Diyos na nagsabi sa kanya, ikaw ang aking anak, mula ngayon, ako na ang iyong ama. Sinabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. So may sinasabi din dito patungkol po kay Melchizedek. Pero makikita natin na yung qualification ng kanyang pagkapili, di ba? Bakit siya qualified? Kasi pinili siya ng Diyos. Alam mo yung qualification natin, mga kapatid, hindi naman dahil sa matalino tayo, hindi dahil sa magaling tayo sa lahat ng bagay. Ang qualification natin, una sa lahat, dapat pinili tayo ng Diyos. Paano mo malalaman na pinili ka ng Diyos? Ayon sa banal na kasulatan, di ba? Pasado ka doon sa standard ng Lord. Di ba? Nasa sayo yung binanggit, di ba, na mga bagay na dapat tinitignan doon po sa mga itinatayo ng Diyos. Kasi salita ng Diyos yung yung ating basihan, di ba? At kung itinayo ka man na hindi pa kasi may mga tinayo, di ba, na bago o bago ako, bagong ganun. Privilege mo 'yun, kapatid, to prove yourself. 'Di ba, that you are worthy of the calling, 'di ba, ng God, no? Huwag mong sasayangin. Sabi dito, noong si Jesus ay namuhay pa rito sa lupa, siya ay nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos
na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan at dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. 'Di ba? Lubusan siyang nagpakumbaba. Yung sinasabi po niya kanina na mahabagin yung Diyos, itong si Jesus in his human ano, in his human form, ano yung kanyang ginawa? Nanalangin siya. He was a man of prayer lang talaga si Jesus, ano? Kasi ang aga-aga niyang gumigising, 'di ba? Ang aga-aga niyang gumigising, pumupunta siya sa isang secret place or doon sa inilalayo niya yung kanyang sarili sa karamihan, 'di ba? Hindi upang mag-emote, 'di ba? Kundi manalangin sa Diyos. 'Yun po yung pattern ng kanyang buhay, no? At sa kanyang pananalangin, 'di ba? Binabanggit dito na lumuluhang nakikiusap. Grabe lang, no, yung description na talagang kung meron man tayong iiyakan, 'di ba? Marami tayo kasing iniiyakan, wala namang kwenta, 'di ba? Pero yung kay Jesus, yung kanya pong pagluha, pakikipag-usap sa Diyos, 'di ba? Marami siyang mga ipinapakiusap sa Diyos, 'di ba? At nabanggit din po ng scripture kung sino po yung mga 'yon, 'di ba? Kung sino yung mga ipinapakiusap niya sa Diyos. Sinabi din niya kay Peter na talagang ipinapanalangin kita, 'di ba? Alam mo 'yan, napakasarap lang makita, 'di ba, na yung buhay na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus as a model, nakakitaan natin siya na siya po ay isang tao na talagang nananalangin, 'di ba? Nagdi-devote ng kanyang sarili sa pananalangin, no? At sa pananalangin niya lumuluha siya, sabi dito, ano, na nakikiusap sa Diyos. Bakit siya nakikiusap sa Diyos? Kasi ang Diyos lang yung makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. 'Di ba? Ang Diyos lang yung makakapagligtas sa kanya sa kamatayan, no? Sabi dito, at dininig siya, no? Dininig siya hindi dahil doon sa kanyang pagluha, hindi dahil doon sa magaling siyang magsalita, 'di ba? Kundi dininig siya dahil doon sa nakakitaan siya ng kapakumbabaan, 'di ba? Kapakumbabaan. Nakakitaan siya ng hindi pagmamataas kundi kapakumbabaan. Kahit na siya ay anak ng Diyos, sabi dito, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Di ba? Ang galing-galing lang talaga ng sumulod ng Hebreo kung sino man siya. Di ba? Nakikita natin yung ano, no, yung level ng kanyang understanding, di ba, sa Diyos. Hindi siya baguhan, kundi talagang meron siyang ano, no, meron talaga siyang experience. 'Di ba, pagdating po sa Panginoon, kilala niya ang Lord, eh. 'Di ba? Kilala din niya yung kung gaano kahabag yung Diyos. Kilala din niya, alam din niya yung patungkol po sa ministry na ang lahat patungkol sa paglilingkod sa Panginoon ay puro pagtitiis, kapatid. 'Di ba? Wala pang naglingkod na hindi nagtiis. 'Di ba? Marami tayong pinagtitiisan, eh, hirap ng trabaho. 'Di ba? Sa ministry, ang pinag-uusapan natin, ministry. Hirap sa mga ugali ng mga kapatid, 'di ba? Hirap sa paggawa ng tungkulin, lalo na limited yung ating oras, 'di ba? Yung mga, alam mo 'yun, yung mga persecutions, 'di ba? Yung mga pambubugbog sa kapanahunan na 'yon, 'di ba? Uso po yung talagang sakitan sa kapanahunan na 'yon. Pero lahat po sila, kahit yung mga early Christians, nakakitaan po natin sila ng paglilingkod, 'di ba? Na may pagtitiis. 'Di ba? May pagtitiis. Ito yung madalas wala eh, sa loob ng church, no? Yung pagtitiis, hindi kayang magtiis. 'Di ba? Isa pala ito sa qualification, eh. 'Di ba? Kung qualification ng mga lingkod ng Diyos, dapat nakakakitaan ng pagtitiis. Minsan kasi pag may mga pressure, 'di ba? Parang gusto nating mawala na lang sa earth. Diba? Gusto nating mawala, gusto nating. Pero alam mo 'yon, sa pagtitiis, kapatid, we need to have the strength lang talaga na sumagupa sa agos ng buhay. Kasi kailangan yun, eh. Kailangan nating sagupain yung mga agos ng buhay na ito para makita yung kung gaano tayo tutulungan ng Diyos. Kailangan talaga nating magtiis. Kaya kung ano man yung pinagtitiisan mo ngayon, baka po pwede mong ibahagi. Yun po yung tanong natin mamaya. Diba? Ano ba yung
mga pinagtitiisan mo ngayon? 'Di ba? Ano ba yung mga pagtitiis na ginagawa mo sa buhay na ito? 'Di ba? With regards to service sa Panginoon, 'di ba? Yung paglilingkod sa Diyos. Hindi yung paglilingkod sa sarili mo o paglilingkod sa iba. Yung paglilingkod sa Diyos. Ano ba yung mga pagtitiis na ginagawa mo? Diba? Kasi yun yung sinasabi dito eh. Pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang siya'y maging ganap, nung siya'y naging ano na, ganap na, siya ang naging sanhi upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng mga, sino sinasabi dito? Sino yung magkakaroon ng kaligtasan? Di ba? Yung lahat ba ng mga nag-disobey? Hindi. Yung lahat ng mga masunurin sa kanya. E ba, paano yan, sister? Di ba? Yung masunurin lang daw eh, yung magkakamit ng kaligtasan. E pa paano naman yung nagdi-disobey? Pa paano naman yung nagsasabing mahabagin ang Diyos? Paano naman yung nagsasabi na, ano, na mahal ako ng Diyos and everything and living in disobedience? Hindi siya pasok. Kasi ang papasok lang doon sa kaligtasan na ino-offer niya, kung sino yung magkakamit ng kaligtasan na yun, ay yung mga masunurin. Yung mga susunod sa kanya, 'di ba? Yung mga sumusunod, yung mga totohan ng sumusunod sa kanya. Bakit niya ito ginawa? Ginawa siya ng Diyos, 'di ba? Na pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. So yung kanyang ano, yung kanyang binabanggit po dito, 'di ba mga kapatid? Ay upang patunayan na itong si Jesus ay qualified siya as pinakapunong pari, 'di ba? Dakilang pinakapunong pari. Qualified siya sa lahat ng bagay. Inisa-isa po niya 'yon, 'di ba? Kung ano po yung mga qualifications po na yun. At nakita natin lahat 'yon sa buhay ni Jesus. Kaya nga sabi niya dito sa verse 11, marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, sabi niya. Ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Sakit naman nito, 'di ba? Napakabagal ninyong umunawa, 'di ba? Ulit-ulit na naman, 'di ba? Pero sinasabi hindi niya sinasabi dito na pero straight, ano yung salita, di ba? Talagang makikita natin na prangka kasi lang magsama. Marami pa sana kaming mababanggit eh. Pero napakabagal sa mahirap ipaliwanag sa inyo sa pamamagitan ng sulat. Mas maganda siguro kung tayo magkita-kita, di ba? Kasi kung sa sulat, di ba, medyo mahihirapan kayo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Di ba? Kung ikaw ay ano, may pride, sabihin mo, bakit sino ba kayo na ano? Pero hindi eh, di ba? Ito yung kanyang binabanggit sa letter. Dapat sana yung mga tagapagturo na kayo, sabi niya. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Di ba? Maring meron ding tatamaan sa atin sa bagay na ito. Tagal-tagal mo ng Kristiyano hanggang ngayon, hindi ka pa nakakaalis. 'Di ba sa bagay dapat nga nagtuturo ka na. 'Di ba? May mga qualified naman ayaw tanggapin. 'Di ba yung pagdating sa ministry kasi abala 'di ba sa ibang mga bagay. So ito po ay warning, 'di kasi sabi niya babala laban sa pagtalikod, no? Sabi dito, dapat sana ay kumakain na kayo ng matigas na pagkain, 'di ba? Makikita natin yung writer ng Hebrew na ito na hindi lang siya basta nagseset ng ano ng mga bagay na dapat nating malaman. May tapang din siya kapatid, 'di ba? Matapang din talaga siya. Ang sabihan mo yung mga tao na ito ng ganitong mga bagay, talagang it takes you big courage lang talaga ano, na sabihin yung mga ganitong bagay kasi pwede ka nilang batuhin eh. 'Di ba? Pwede ka nilang patayin, 'di ba sa mga kapanahon na ito. Pero matapang lang talaga siya. Bakit? Saan siya kumukuha ng tapang? 'Di ba? Saan niya kinukuha yung kanyang security? 'Di ba sa Diyos? Sabi, dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. 'Di ba? Gatas pa lang. So may ano din ano, may problema din, no? May marami talagang problema sa mga Hebrews, no? Sabi niya, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa
ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong nang kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. And chapter 6, mga kapatid, uulitin po niya, 'di ba, yung mga bagay na ito. Ito po ay babala sa pagtalikod. Kaya napakaganda po ng pag-aaralan po natin bukas, 'di ba? Napakaganda nito kasi ito po ay babala. Talagang straightforward yung kanya pong pagsasalita, 'di ba, sa kanila. And we will know the result, 'di ba, ng mga bagay na ito kasi sinabi natin kanina, sinabi niya ang ganda ng kanyang foundation na yung salita ng Diyos, 'di ba, ay talagang matalim, talagang tatagos ito, 'di ba? Talagang ano to? Maano niya, 'di ba? Masusugatan niya yung mga puso na talagang hindi nagbibigay ng kanilang 100% na commitment, 'di ba, sa Panginoon. Kasi kung talagang committed siya, ito po ay magiging kagaanan, 'di ba, ng kanyang puso. So 'yun po mga kapatid ang ating lesson at si Sister Demi po yung ating facilitator. Yung question na yung binanggit ko po kanina. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid at muli ay papuri po sa